Bakit mo ba kasi pinapakailaman yung pasyente ko? Eh, lahat ng mga pasyente mo sa akin na in-endorse kasi nga suspended ka. Huwag ka na makialam, Zoe. Uulitin ko, suspended ka. Kailangan niyo pong ma-confine na ya para maayos na po namin yung operation po ninyo. Ma-schedule na po. Gusto pa rin niya magpaturo ng wushu. Then teacher, kaibiganin mo siya. After all, there's a benefit in keeping your enemies close. Welcome, Lynette, to my wushu studio. Ngayon pala nagpapasalamat na ako sa pagtuturo mo sa akin ng wushu. Ano ka ba, Morgana? Kung ikaw kaya ang tutukan ko, ha? Hindi mo ba narin yung pasyente? Gusto niya nang umuwi. She already signed a waiver, kaya hindi mo siya pwedeng pilitin ma-ospital. Ay, please lang po, makinig po kayo sa akin. Bakit po kasi maging risky kung hindi po kayo magpapa-opera? Kaya sige na po. Bakit? Hindi ba risky kung magpapa-opera ko? Pwede naman ako mamatay ha, habang binibiyak niya ang ulo ko. Doktora, pwede ba? Gusto ko na umuwi. Iuwi ko na siya. Nakapakailan meron siya. Lynette, delikado yung ginagawa mo. Dalawang beses mo na akong tinututukan! Yes, but that was part of the exhibition. Pasensya ka na. Ang laki kasi ng pagkakahawit mo sa kapatid mo eh. Hindi ako si Moira. Hindi ka nga si Moira. Kaya kung ano man ang nangyari sa amin noon, it's all in the past. So, I guess, friends? Friends. Diwa, bilis-bilisan natin at marami pa tayong i-deliver. Opo, Chang. Chang, si Tita Lynette po. Ika na nga. Hello, Lynette! Chang, ay nako. Nakakaubos po ng pasensya kausap niyang si Morgana. Para ko bang maya't-maya eh, naghahamon ng away? Nagtataka ka pa ba doon? Ikaw naman kasi, oo. Ano? Itutuloy mo pa ba yung pakikipag-close mo sa kanya? Nag-umpisa na po ako magpaturo sa kanya ng wushu. Hindi po ako titigil. Isa pa yan ha, yung ginagawa niyong yan ha. Baka mamaya yan, ma-wushu-wushu ka dyan ha. Ingat ka. Opo, Chang. Mag-iingat po ako. Sige po. Bye-bye. Sige, balitaan mo ako ha. Itong si Lynette, hindi ko talaga alam kung anong nasa isip ng batang yan. Ako? Alas yan. Pasensya na po. Akala ko po kasi display lang eh. Hindi naman po kailangan hawakan na sugatan pa po kayo. It's okay. Sanay naman ako masugatan. Bago ka dito, no? Parang ilang kasi kita nakita. Opo. First day ko po, nagpapaturo ako ng wushu. Talaga? Sino instructor mo? Yung kaibigan ko po, si Morgana Go. Doc, binilhan kita ng coffee. Oh, parang mainit na naman ang ulo mo ah. Nakakainis kasi si Zoe. Bakit? Ano na namang ginawa sa'yo ng kapatid mo? Eh kasi Doc, may pasyente ako na kailangan operahan sa ulo. Alam mo ginawa niya? Kinausap niya, tapos kinonvince niya na huwag magpa-opera, na umuwi na lang. Wait, di ba suspended ba si Zoe? Oo!
Kaya nga mas nakakainis eh. Kasi nangingialam siya na wala naman siyang karapatan mangialam. Alam mo, ginawa niya lang yun para manginis eh. Parehong-pareho sila ng nanay niya. Mga nakakaasar sila. Morgana Go. Oo, narinig ko na siya. Pero parang bago lang siya dito. Ah, ako nga pala si Lynette. Lynette Santos. Ikaw si Lynette Santos? Kilala niyo po ako? Hindi. I mean, nakita ko yung pangalan mo sa logbook. So I assume, bago ka nga dito. I'm Nushi. Nushi G. Ay, hello po. Wushi instructor din ako. So kung gusto mo talagang matuto, pwede kitang turuan. Legitimate Wushu teacher ako. Hindi katulad ni Morgana Go. Tingin ko, peke. Peke? I mean, hindi siya licensed Wushu teacher. Zoe! Zoe! Ano na naman? Balita ako, nag-away na naman kayo magkapatid. So you're just here to reprimand me dahil nagsumbong na naman sa'yo si Annaline? Zoe! Hindi kailangan magsumbong sa akin si Annaline para malaman ko yung mga ginawa mo sa kanya. Hindi lang sa kanya, pati sa pamilya niya. Inabandon mo si Ma'am Lynette nung nasusunog yung conference room. Ano gusto mong gawin ko? Pasukin ko yung nasusunog na conference room and risk myself getting hurt? Dami mong palusot, Zoe. Hindi mo ba naisip yung sitwasyon mo ngayon? Wala ka ng kakampi. Wala na yung nanay mo. Tapos si Doc Carlos sa mental facility. Ina-antagonize mo lahat ng mga tao na kapaligid sa'yo. Ngayon mag-isa ka na lang. Hindi ako mag-isa. Boise! Boise, no? Bakit kausap mo kanina si Lynette? Good evening to you too, sis. Sagutin mo yung tanong ko. Bakit ka nakikipagkaibigan kay Lynette? Hindi ko alam na si Lynette siya until nagkakwentuhan kami. Nasagot ko ba tanong mo? Ngayon ang tanong ko, sagutin mo. Bakit mo pinapunta dito sa studio ko si Lynette? Dahil gusto mong dito siya patayin?